Hanggang ngayon ay tutok-natutok pa rin ang buong bansa sa kaso ng isang flight attendant na si Christine De Sera. At ngayong January 11, isang araw bago maihatid sa huling hantungan ang labi ni De Sera, ay may panibagong development sa tinakbo ng investigasyon sa kaso. Ito ay nakatakdang paglutang ni Mark Anthony Rosales anumang oras ngayong araw. Si Mark Anthony Rosales ay isa sa mga nakasama ng grupo nila Christine sa hotel noong madaling araw ng January 1. Kung matatandaan sa naging panayam kay Romel na best friend ni Christine, ay nabanggit niya na sumama ang kanyang pakiramdam ng gabi ng party. At ang hinala niya ay may inilagay na kung anuman sa kanyang inumin sa kanilang isang kasama, at nasabi ni Christine na si Mark Anthony Rosales ang kanyang pinaghihinalaan. Kaya nakatutok ngayon kay Mark ang investigasyon. Subalit ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin nagpapakita si Mark, gayon din ang ilan pa nilang mga kasama sa kabilang kwarto ng hotel, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapangalanan. Subalit ngayong araw ay nag-ipag-ugnayan na si Mark Anthony Rosales sa mga pamunuan ng NBI. Ito ay upang maihayag ang kanyang panig at ibunyag na ang kanyang mga nalalaman. Lalo pa at sa kanya nakatutok ang investigasyon kung ano nga ba ang totoong nangyari noong madaling araw ng January 1. Totoo nga ba ang hinala ni Christine na may inilagay si Mark Anthony Rosales sa kanyang inumin? Ayon pa sa isang general ay nakipag-ugnayan na si Mark sa kanila anumang oras ay handa siyang ihayag ang buong katotohanan. Si Mark Anthony Rosales ay isang miyembro ng LGBT community at kilalang celebrity hairstylist. Pagmamay-ari niya ang parlor salon sa San Juan, Manila. Ilan sa kanyang mga kliyente ay si Gabby Garcia at Thea Tolentino at marami pang iba. Ayon sa Star Style Magazine, kabilang si Mark at kanyang salon sa pangunahing taga-makeup sa telebisyon ng GMA7 na Center Stage. Kabilang din sila sa Miss Universe 2020 bilang pangunahing sponsors.